Napirmahan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang bayanihan to recover as one o bayanihan 2. Ito ay may layuning tugunan ang epekto ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 pandemic sa buong Pilipinas. Sa programang ito, mayroong 140 bilyong piso na nagmula sa regular appropriations at mayroong 25.5 bilyong piso na standby fund. Sa kabuuan, mayroong 165.5 bilyong piso na stimulus package. Kaugnay naman ito, una namang nagbigay ng garantiya ang palasyo sa mamamayang Pilipino na mapupunta sa tamang paglalaanan ng bawat sentimo ng pondo mula sa Bayanihan to Recover as One Act. Base naman sa pahayag ni Presidential Spokesperson at Secretary Harry Roque, sinabi nito na asahan ng taong bayan na ang bawat sentimo ng naturang budget ay mabibilang at magagamit sa tama. Dagdag pa ni Roque, mataas ang kumpiyansa ng pamahalaan na malaki ang maitutulong ng Bayanihan 2 sa muling pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Sa gitna nito, ang malaking pondo ay mapupunta sa mga loans ng mga sektor na labis na natamaan ng COVID-19 pandemic. Kasama dito ay ang pagbibigay ng mga allowances para sa mga estudyante sa parehong private at public schools, mula elementarya hanggang sa kolehiyo na ang trabaho ng pamilya ay naapektuhan dahil sa lockdown. Magbibigay rin ang naturang batas ng health-related responses para sa gobyerno, kabilang na ang retroactive payment na 100,000 piso hazard duty pay para sa mga health workers, employment ng kasalukuyang health workers risk allowance sa mga public at private health workers na nag-aalaga sa mga COVID-19 patients at marami pang iba. May nakalaan ring 40 bilyong piso na pondo para sa bakuna kontra COVID-19. Samantala, kabilang din sa alokasyon ng pondo sa ilalim ng Bayanihan 2 ay ang hiring ng contact tracers, COVID-19 research, industriya ng turismo, ayuda para sa sektor ng agrikultura, mga programa ng Department of Transportation, at iba pa.